Magandang araw at welcome sa Kwentong Musikero. At excited ako ngayong araw na to dahil meron pinadala sa atin ang Signa Audio na mga bagong design ng kanilang King Sound Card. Ito yung kanilang mga bagong kulay ngayon. Ito yung blue. Then meron silang yellow. Yan, ang ganda ng kulay, di ba? At ito maganda. At meron silang black and gold na design. Ang ganda ng kulay, napaka-elegante. Same pa rin naman yung mga features na nandito. At talagang magaganda yung mga effects. At mamaya, puntahan natin yan, iisa-isay natin para doon sa mga hindi pa nakakaalam. At gamit ko rin pala ngayon yung wireless lavalier mic ng Signa Audio. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ating ginawang review dito, pwede nyo balikan, nandiyan yung link sa taas para makita nyo yung features niya at yung quality rin. At merong nagtanong sa akin kung pwede ro ba siyang gamitin sa sound card itong ating wireless lavalier mic. At naisip ko na bakit hindi natin subukan ngayon. Sa ngayon, ang naririnig nyo na audio, itong ginagamit ko ay itong aking GoPro na nakakonect itong wireless lavalier mic. At yung ating mic, nakalapel mic ako, yung Boya LM20. Ito yung nakakonect dito sa ating wireless lavalier mic. Kasi mas gusto ko na mas focus yung boses kapag gumagawa ako ng mga ganitong klaseng content. Kaya gumagamit ako ng mga lapel mic, gaya nitong gamit ko ngayon. Kaya ngayon nga, ikukonect natin yung ating Signa lavalier mic dito sa ating King Sound Card para malaman natin kung pwede ba talaga at kung ano yung magiging quality ng audio niya. At bukod dyan, gagawin natin, mag-eksperimento tayo. Yung audio na itong ating King Sound Card, susubukan natin palabasin doon sa ating GoPro Hero. Tignan natin kung uubra ba talaga. Kasi naisip ko baka pwedeng gamitin yung aking GoPro. Kung halimbawa, gagawa ako ng cover song na gamit yung GoPro at yung King Sound Card. So ngayon, susubukan talaga natin kung pwede nga talaga. At para mapagana natin itong ating eksperimento, kailangan natin ng dalawang TRS cable na gaya nito. Yung dalawang guhit na nakikita nyo, yan yung TRS cable. Meron kasamang ganitong kable, yung Signa lavalier mic. Kaya lang isa lang. Kaya bumili pa ako ng isa. Yung unang kable, ilalagay natin dito sa monitor ng ating King Sound Card. Papunta naman yan doon sa ating GoPro Hero. Yung pangalawang kable naman natin ang gagamitin natin para doon sa ating wireless lavalier mic. Pero kailangan natin ng isang adapter na gaya nito. Dahil 3.5 nga yung ating TRS, kailangan natin i-convert muna siya. Para magamit naman natin dito sa dynamic mic input ng ating King Sound Card. Unahin muna natin i-connect yung ating lavalier mic. At yung kabilang dulo ng TRS cable natin, yun naman ang ilalagay natin dito sa out ng ating lavalier mic. Ngayon pwede natin i-power on yung ating lavalier mic. Yung kabilang dulo naman ng isang TRS cable na nakakonect sa ating monitor, ang ilalagay naman natin sa ating GoPro Hero. So ayun yung ating connection at ulitin lang natin. Yung ating unang TRS cable, ginamit natin para sa ating wireless lavalier mic, ang Signa Audio. Nilagay natin dun sa dynamic mic ng ating King Sound Card. Then yung pangalawa naman na TRS cable, ay nilagay naman natin dun sa monitor out ng ating King Sound Card, papunta dun sa mic input ng ating GoPro. So yung naririnig mo ngayon na audio ay nanggagaling na rito mismo sa ating King Sound Card. So pag pinatay ko yan, check. So dito na nanggagaling yung ating mic. So napagana nga natin at good job. Ang ganda ng audio niya. At kung gusto mo lagyan ng reverb, hey, check. Hey. So pwede natin siyang gamitin na pang cover song. Yung bago nilang design, halos sa sabi ko kanina, same lang. May mga iba lang na mga effects na nawala rito. Pero yung mga minion, andyan pa rin. Thank you po! Yan, yung lap. Yung palakpak. Yan. At meron pa rin ditong apat na slots para pwede kang gumawa ng sarili mo na effects. At nandito yung ilang mga sikat na mga tugtog. Sample natin. Yun. Yan. At syempre yung mga voice changer na pinakamagandang features nitong ating King Sound Card ay nandito pa rin, gaya nitong kapre. Yan, ito yung tulog ng kapre. Tulog kapre ba ako? Diwata, nandito pa rin. Yung tiyanak, ito pa rin yung tulog niya. Bulto. Then yung wall lift o yung robotics na sound. Habang ginagamit mo itong King Sound Card, mas okay na naka-engage itong Beautify. Mas maganda yung tunog niya sa pandinig ko. So,
okay na naka-on yan, lagi. Kung medyo maingay naman yung paligid mo, pwede mo nga i-engage yung suppress. Ito yung nagiging noise gate ng ating boses para maitong konti yung background noise dun sa paligid mo. Yeah, medyo mawawala, mababawasan yung ingay. Then yung auto-tune nandito pa rin. So yun, andyan pa rin lahat ng mga kailangan mo ng mga effects ng King Sound Card. So successful nga yung ginawa natin eksperimento, napagana nga natin itong King Sound Card sa ating GoPro gamit yung signal lavalier mic. At maganda yung resulta. So sa maraming applications pwede mo siya magamit. Pwede siya sa live streaming. Pwede rin naman yung ganitong klaseng type ng content. Kaya ang ginagawa ko, pwede mo itong gamitin yung ganitong setup. At tingin ko pwede mo rin siyang gamitin pang cover song. Hindi mo na kailangan gumamit ng mga condenser mic at yung mga mamahaling mic. Pwede na siguro yung ganito. Kahit naka-lapel mic ka lang, pwede kang gumawa ng cover song. At para naman sa mas detalyadong review itong ating King Sound Card, pwede mong balikan yung ating ginawang review. Andiyan sa taas yung link, pwede mo yung panoorin ulit. At kung nagustuhan mo naman yung ating video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Muli ako po si Bal at itong kwentong musikero.